Isang mapagpalang araw sa ating mga minamahal na mag-aral. Pagbati sapagkat napagtagumpayan ninyong malinang ang makasanayang pampagkatuto sa nakaraang aralin. At ngayon ay natitiyak kong nakahanda ang lahat sa panibagong araw ng pagtuklas ng kaalaman, paglinang ng kakayahan at pagtalas ng kaisipan. Halina't ipagpatuloy natin ang paglalakbay upang matuto sa ikalawang linggo ng Valenzuela Life Filipino 11 ngayong ikalawang markahan. Ilang paalala lamang na huwag kaligtaang itype sa comment box ang inyong pangalan, baitang, pangkat at paaralan. Siguraduhin ding nakahanda ang mga gamitang may kinalaman sa ating asignatura tulad ng kwaderno, panulat at ang learning packet. Inaasahan din ang inyong aktibong pakikilahok sa mga gawain. Ngayong araw ay hangad nating maisakatuparan ang mga kasanayang pampagkatuto na nakasusulat ng mga tekstong nagpapakita ng mga kalagayang pangwika sa kulturang Pilipino. Nasusuri at naisasaalang-alang ang mga lingwistiko at kultural na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino sa mga pelikula at dulang napanood. At nakabubuo ng mga kritikal na sanaysay ukol sa iba't ibang paraan ng paggamit ng wika ng iba't ibang grupong sosyal at kultural sa Pilipinas. Inaasahang masasagot din natin ang focus sa tanong na paano nakatutulong ang mga lingwistiko at kultural na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino sa pagbuo ng kritikal na sanaysay. Natitiyak kong marami kayong natutuhan sa nakaraang aralin tungkol sa iba't ibang paggamit ng wika sa mga napakinggang pahayag at panayam, gayon din ang mga register at variety ng wika. Ang mga ito ay magiging kasangkapan din sa pagsasakatuparan ng mga gawain kaugnay sa ating aralin. Para sa ating unang gawain, narito ang Fix Me, mga letra'y ayusin, ideya'y buuin. Simulan na natin. I-type lamang sa comment box ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, patlang ang tawag sa mga linya ng pag-ibig na nakakakilig, nakatutuwa, cheesy o minsay nakaiinis. I-type na sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay hugot lines. Ikalawang tanong, mula sa pagtatalong verbal na isinasagawa ng parap ay ipinanganak ang tinatawag ngayong patlang. I-type na ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay flip-top. Ikatlo, sinasabing ipinanganak mula sa mga buladas o banat ng mga binatang nanliligaw na gustong magpapansin sa dalagang nililigawan ang patlang. I-type na sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay pick-up line. Sumunod, ang madalas na panonood sa patlang ang sinasabing dahilan kung bakit 99% ng mga Pilipino ang nakakapagsalita ng Filipino. I-type na ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay television. At panghuli, isang dahilan ng pagpasok ng mga streaming patlang services sa higit na pagpili ng mga manonood sa banyagang pelikula. I-type na sa comment box ang inyong sagot. At ang tamang sagot ay online. Magaling! Isa-isahin nga natin muli ang mga naiayos na salita. Hugot lines, flip-top, pick-up line, television, at online. Mga salitang pamilyar at hanggang sa ngayon ay may malaking epekto pa rin sa patuloy na pakikipagkomunikasyon o pakikipagtalastasan sa ating kapwa. Tandaan, mahalaga ang pagkakalapit ng mga tao sa isa't isa sa pagkakaroon ng wikang ginagamit. Ang mga wika ay nabubuo dahil sa palagi ang paggamit ng tao ng mga salitang may kahulugan at kabuluhan sa kanya.
ilan sa partikular o tiyak na sali sa ilalim ng kultural na konsiderasyon sa pagbuo ng lingwistikong komunidad ang iba't ibang mga sitwasyon o karanasang panlipunan. Tunghayan natin ang ilang piling eksena sa dulang pangtanghalang pinamagatang Rock of Ages. Sa inyong panonood, isaalang-alang ang sumusunod. Katangian o kulturang Pilipino, wikang ginamit, at paraan ng paglalahad. Yeah.
Sa mga piling eksenang napanood, mapapansin ang pagiging malikhain ng dulang pangtanghalan sa paglalahad ng mga katangian at kulturang Pilipino na sumasalamin din sa kasalukuyang kalagayan ng bawat individual. Malaking bagay ang wikang ginamit upang patuloy na maging makabuluhan at mabisa ang paglalahad. Sadyang malaki ang epekto ng makabagong teknolohiya sa paglago, pagunlad at pagbabago ng ating wika. Malayo na ngang nalakbay at narating ng wikang Pilipino kung tutuntunin ang mahabang kasaysayan nito. Alamin natin kung ano na nga ba ang kalagay ng wikang Pilipino sa 21st siglo. Simulan natin sa sitwasyong pangwika sa telebisyon. Itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan ang telebisyon dahil sa dami ng mamamayang naaabot nito sa anumang sulok ng bansa. Lalo pang ang dumami ang naging taga-subaybay nito sa paglaganap ng cable o satellite connection. Wikang Pilipino ang nangungunang medium na ginamit sa telebisyon sa ating bansa. Malakas ang impluwensya ng mga programang gumagamit ng wikang Pilipino sa mga manonood. Hindi kasi palasak ang paglalagay ng subtitles o pagdadub ng mga palabas sa mga wikang rehiyonal. Sumunod ang sitwasyong pangwika sa pelikula. Higit ang bilang ng mga banyagang pelikula ang naipalalabas sa ating bansa at tinatangkilik ng manonood. Bagaman ang lokal na mga pelikulang gumagamit ng medium na Filipino at variety nito ay tinangkilik din. Isang dahilan ang pagpasok ng mga streaming online services tulad ng Netflix, Telegram, HBO Now, Amazon Prime Video at iba pang mga pauri nito sa higit na pagpili ng mga manonood sa banyagang pelikula. Bagaman, unti-unti na rin pumapatok sa panlasa ng mga Pinoy ang mga pelikulang lokal na mula sa panulat at direhe ng mga bagong dugo sa larangan ng pelikula na tumutugma at bumabagay sa kakaibang panlasa ng kabataan sa kasalukuyan. Ikatlo, mayroon ding sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kultura. Isa sa natatanging kakanyahan ng wika ang pagiging malikhain nito. Sa patuloy na pagunlad ng wika, nanganganak ito ng iba't ibang malikhaing paraan sa paggamit dito, bunga na rin ng impluwensya ng pagbabagong pinalalaganap ng media. Una, nariyan ang flip-top. Mula sa pagtatalong verbal na isinasagawa ng parap, ay ipinanganak ang tinatawag ngayong flip-top. Nagsimula ito bilang underground rap battle ng mga makata ng kalye. Ang mga bersong nirarap ay magkatugma, ngunit walang malinaw na paksang pinagtatalunan. Dagdag pa natin na kung ano lang ang paksang sinimulan ng naunang kalahok ay siyang sasagutin ng katunggali. Walang sinusunod na script, kadalasang balbal pa ang paggamit ng wika. Palasak ang pagmumura, panlalait at mga below the belt na mga kataga o bars na ibinubuga para makapuntos laban sa katunggali. Ikalawa, ang pick-up line. Sinasabing ipinanganak mula sa mga buladas o banat na mga binatang ng liligaw na gustong magpapansin sa dalagang nililigawan ang pick-up line. Inilalarawan ang pick-up line bilang nakatutuwa, nakapagpapangiti, nakakikiliti, cute, minsan corny, minsan madalas cheesy na mga kataga o pahayag na madalas sasahog sa usapan ng mga kabataan. Makikita rin ang palasak na paggamit nito sa Facebook, Twitter at iba pang social media sites. Ang wikang ginamit sa mga pick-up line ay karaniwang Filipino at mga variety nito, subalit nagagamit din ang Ingles, lalo na ang Taglish. Kinakailangan ng bilis at pagkamalikhain ng isip sa paglikha ng pick-up line para sa ilang sandali ay maiugnay o maikonekta ang kanyang tanong sa isang napakaikling sagot. Ikatlo, ang hugot lines. Tinatawag ding love lines o love quotes ang mga hugot line. Ito ang tawag sa mga linya ng pag-ibig na nakakakilig, nakatutuwa, cheesy o minsay nakaiinis.
sa linya ng mga tauhan mula sa pelikula o telebisyon na tumatak sa puso at isipan ng mga manonood, karaniwan nagmumula ang mga hugot line. Sapagkat likas sa mga Pilipinong pagiging romantiko at makata, nakagagawa rin ng sariling hugot lines ang mga Pinoy batay sa damdamin o karanasang pinagdadaanan o pinagdaanan. Minsan, ang mga ito ay nakasulat sa Filipino, subalit madalas Taglish ang gamit na salita ng mga tao. Mainam na pag-aralan ang mga sitwasyong pangwika sa kasalukuyang panahon, tama ba? Ayos! Dapat din tandaan na mga sitwasyong pangwika ay imbakan o kuhanan din ng kaalaman at kultura ng isang pamayanan o lokalidad. Nalalaman mula sa mga konseptong ito ang mga norm na siya rin nagbibigay kahulugan sa mga pamantayan sa paggamit ng kanilang partikular na wika. Dagdag pa na napaiigting ang mga ugnayan ng tao dahil sa malalim na pagkilala sa iba't ibang sitwasyong pangwika. Pagbati mga mag-aaral, natalakay na naman natin ang isang makabuluhang aralin hinggil sa mga sitwasyong pangwika, kaya't sukatin natin ang inyong natutuhan sa pamagitan ng pagtatayang pinamagatang tumpak o ligwa. I-type sa comment box ang inyong sagot. Una, itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan ang telebisyon. I-type na sa comment box ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay tumpak. Dahil sa dami ng mamamayang naabot nito at wikang Filipino ang pangunahing medium na ginagamit sa ating bansa. Ikalawa, isang dahilan kung bakit higit ang bilang ng mga banyagang pelikula ang naipalalabas sa ating bansa ay sa paglaganap ng streaming online services, tumpak o ligwa. Ang tamang sagot, tumpak. Mahusay. Ilan sa mga halimbawa nito ang Netflix, Telegram, HBO Now, Amazon Prime Video at iba pa. Ikatlo, mula sa pagtatalong verbal na isinasagawa ng parap ay ipinanganak ang tinatawag na flip-top, tumpak o ligwa. I-type na sa comment box ang iyong sagot. Abay, magaling! Tumpak ang sagot. Nagsimula ito bilang underground rap battle ng mga makata ng Kanye. Para sa bilang apat, sinasabing mula sa mga buladas o banat ng mga binatang nanliligaw ang hugot lines. Tumpak o ligwa? I-type na ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay ligwa. Ang tinutukoy ay pick-up lines na inilalarawan bilang nakatutuwa, nakapagpapangiti, cute, minsan corny o madalas cheesy. At panghuli, tinatawag ding love lines o love quotes ang mga pick-up line, tumpak o ligwa. I-type na ang inyong sagot. Ligwa ang sagot. Hugot lines ang tawag sa mga linya ng pag-ibig. Mahusay mga mag-aaral, pinatunayan ninyong may ganap kayong natutuhan sa ating aralin. Sa pagkakataong ito ay bigyang pansin natin ang mahalagang tanong na paano nakatutulong ang mga lingwistiko at kultural na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino sa pagbuo ng kritikal na sanaysay. Sa pamamagitan ng mga lingwistiko at kultural na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino, higit na malilinang ang kakayahang gumamit ng angkop na wika sa pakikipagkomunikasyon para maging madali ang pagsasali ng kaalaman o impormasyon. Ang kalagayang ito ay nakikita sa araw-araw na pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino. Ang pagsabay sa pag-unlad ang isa sa mga naging dahilan ng pagiging dinamiko ng kultura. Sa pagbuo naman ng kritikal na sanaysay, mahalagang matutuhan natin ang iba't ibang gamit ng wika at mga salik sa komunikasyon. Sa pamagitan nito, ay ganap tayong nakapagpapabatid ng mensahe,
makapupukaw ng atensyon, makahihikayat o makakukumbinsi sa pamagitan ng wastong paliwanag, at ang pinakamahalaga, makagagawa tayo ng kaukulang aksyon o tugon ukol dito. Kung may mga karagdagang katanungan, ay sasagutin iyan at bibigyang linaw ng inyong guro sa Filipino sa oras ng inyong follow-up discussion. Para sa inyong takdang aralin, bigyang kasagutan ang bahaging pagyamanin, isagawa at tayahin na makikita sa pahina 13 ng inyong module sa Filipino. Balikan natin ang makasanayang pangpagkatutong natamo sa araw na ito. Nakasusulat ng mga tekstong nagpapakita ng mga kalagayang pangwika sa kulturang Pilipino. Nasusuri at naisasaalang-alang ang mga lingwistiko at kultural na pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino sa mga pelikula at dulang napanood at nakabubuo ng mga kritikal na sanaysay ukol sa iba't ibang paraan ng paggamit ng wika ng iba't ibang grupong sosyal at kultural sa Pilipinas. Muli, pagbati sa inyong lahat sa isa na namang makabuluhang talakayan. Inaasahan na ang mga kalamang natamo sa araw na ito ay ibabahagi rin sa kapwa mag-aral at mailapat sa pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy na tumuklas ng panibagong mga kaalaman upang karunungay ganap na mapaunlad. Hanggang sa susunod na Valenzuela Live. Ako, si Ginoong Robert Martin, ang inyong gurong katuwang sa pagkatuto. Paalam!